I pray, Father, na i-guide mo po kami na maging tama po lahat na i-share namin and true, Lord God, and that it will be stored in our hearts, Lord God, deep in our hearts, Lord God. Help us, Father, learn today, Lord God. Thank you for your presence, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Ano ba nga ba yung true purpose natin bilang Kristiyano? Di ba sinave na tayo ng Panginoon? Sa tingin nyo, ano ba yung purpose natin kaya tayo naging Kristiyan? Especially to know God, to know Jesus, magkaroon ng relationship tayo sa Lord, mag-grow yun, makonnect tayo sa Kanya, at mag-share ng Word of God. Para mas marami pang tao yung makonnect sa Lord. Mas marami pang tao yung ma-meet, makilala nila, at ma-experience nila si Jesus. Ay, yung purpose. Yun nga, yung i-connect sa people, i-connect natin yung ibang tao na hindi pa nakakarinig ng Word of God, lalo na yun, or yung mga parang na-loss ulit kay God, i-connect ulit natin sa Kanya through different mediums. Pwede naman ganito sa internet o pag-post ng mga vlog, ganun, para mas lalong maraming makonnect kahit sa ibang parte ng mundo, ganun. Yan, YouTube, ganun. Pag-use ng iba't ibang mediums or technology para mas makonnect natin yung ibang tao. Ayan, para mag-grow yung relationship pa natin sa Kanya, yung salvation, and maging testimony tayo, ma-share yung word sa mga tao, sa family, and ma-share yung salvation sa iba. Yan, amen. So, ayun, yung topic natin, it's about connecting people to God kasi yun talaga yung purpose kung bakit tayo naging Christian. Sinave tayo ng Lord to serve, not just to receive blessings. Kasama na yun eh. And to live a holy life, to be righteous. Ayun yan, na maging katulad natin yung ugali ng Panginoon. At ang pinaka-main is ma-share natin sa ibang tao, ma-connect natin ang mga tao sa Lord upang magkaroon sila ng relationship with God katulad natin. Ayun, yun yung pinakamahalaga na purpose kung bakit tayo sinave ng Lord. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 5, we don't go around preaching us about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord and we ourselves are your servants for Jesus' sake. It is not about us, but it is always about Jesus Christ. Kasi hindi naman natin sasabihin kapag mag-share tayo na ito, nakapagtapos ako, doktor ako, o magaling akong abogado, hindi naman ganun, di ba? Hindi ka magpapakilala sa ganun. Kundi pag mag-share tayo ng word, sinasabi lang natin na yung pangalan natin at yung isi-share natin. Kung sino ba ang Lord na isi-share natin na si Jesus ay namatay para sa kanilang mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan, para tayo ay magkaroon ng hope. Mga ganon yung sinishare natin kapag nag-evangelism. At saka ang mode ngayon ng pag-sharing, it is not just as a personal. Kasi okay nga yun eh. Actually, malapit na yung time talaga na dumating na si Lord. Kasi mode of sharing ng Word of God, hindi lang sa personal. Kasi pag sa personal, mahirapan tayo ma-reach yung mga nasa liblib na lugar. Pero ngayon, malapit na yung panahon na dadating na lahat ng tao may cellphone, may internet. Kaya kahit nasa bundok pa yun, nasa liblib na lugar, lalagyan na rin ang antena yan at magkakaroon na rin ng mga internet doon. Hindi na mahirapan ma-reach out. Pag ito sabi ng Bible, kapag nashare na lahat ng Word of God ng about salvation ni Jesus, doon na yung time na dadating na si Jesus upang sunduin yung mga naniniwala sa Kanya. So malapit na talaga. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na. Now, pag-aralan natin about connection. Bakit nga ba mahalaga yung connection sa Panginoon? Example ko lang, kasi yung connection na yan, may connection tayo sa kumpanya. Kilala natin yung may-ari o yung HR. Kung mag-a-apply tayo sa company, di ba? May favor tayo sa kanila. Baker yung tawag eh. Kung sa Panginoon naman, kasi walang imposible kapag sa Panginoon tayo connected talaga. I-share din natin yon na kapag will ng Lord, kapag kagustuhan ng Lord na pumasok ka doon sa school o kaya sa isang kumpanya, kung will ng Lord na doon ka, kahit pa sinabi na sarado na hindi na sila nag-hire, napuno na sila, kapag nag-apply ka, matatanggap ka pa rin. O kaya makakapasa ka sa school,
kahit na alam mo mahirap yung exam, for example, sa UP o sa ibang mahirap na school na pahirap pasukan. Ang pinakamaganda doon, isang privilege natin yon kapag may relationship tayo sa Panginoon. Kaya isinishare natin na palagi na magkaroon ng relationship sa Lord. Now, how do we connect people to God? Siyempre, yung unang-una is by sharing the word of God through sa mag-evangelize tayo. Lalo na sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, yung ano talaga, yung unbeliever talaga na yung may mga belief. Yun yung mga mahihirap sharean eh, for example. Pero yun nga, hindi naman kasi sarili nating power. Kumbaga yung message ni Lord yung nandun yung power sa Romans 1:16. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, that you first and also the Gentiles. So pag sinay natin yung word, it is not our power who will work, kundi yung word ng Lord. Minsan kasi natatakot tayo mag-share kasi ano yan, atheist yan, kumbaga kilala, for example na lang sa school o kaya sa workplace, tapos kilala yung taong yon na hindi naniniwala sa Lord, na puro mocking, puro pang-aasar yung ginagawa kapag about sa Lord ang usapan. So yun yung mga mahihirap sharean ng word of God. Pero yun nga, walang imposible sa Lord. Kasi pag nag-evangelize tayo, we are not telling about ourselves, kundi we are telling about Jesus. Una-una, ang magiging mangyayari doon kapag nag-share tayo ng word, syempre, ang mangyayari, ang sasabihin natin is that because He can change their life. Yung word ng Lord, si Lord mismo ang magbabago ng buhay ng tao. For example, lahat naman tayo may problema. Wala namang exemption. Kahit hindi natin sasabihin sa kanila na kahit Kristiyano ka na, pag naging Kristiyano ka na, hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi ganun yung tamang preaching. Ang dapat sabihin, kahit pag naging Kristiyano ka na, kahit may problema ka, hindi ka mahihirapan. Bakit? Kasama mo ang Lord. Kumbaga, hindi ka hopeless. Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung magiging solusyon, ganyan. Siyempre, kasama natin ang Lord. Ganun yung isang privilege, isang blessings ng pagiging Christian, ng pagkakaroon ng relationship kay God. Sa Ezekiel 36:26-27, dahil si Lord nga yung magbabago ng buhay natin, ngayon kapag nag-share tayo ng Word of God, sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you, and I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Yung sinasabi ko kanina ng example na yung heart of stone is parang yun yan, no? Parang hindi ka naniniwala, na atheist, ganun, hindi naniniwala talaga sa kahit sinong Diyos, kahit yung ibang relihiyon, hindi naniniwala, atheist talaga. So, ayun nga, papalitan ng Lord yung stony heart ng flesh, kumbaga palalambutin, gagawing mapagkumbaba. So, another purpose kung bakit tayo mag-evangelism, because only God can save them. Yun nga, yung pinakamahalaga talaga is yung salvation. Kasi yung salvation, ayun yung ano eh, isa sa makakapag, yung salvation, yun yung makapunta tayo sa langit, yung makasama natin ang Lord. Hindi tayo mapupunta sa ibaba. Dahil dalawa lang naman yung pupunta natin, wala namang purgatorio. It's no gray area nga, kasi yung purgatorio, gray area yun eh, na bibigyan ng chance na magsisi. Wala nang, pag namatay tayo, wala nang chance kasi. So habang buhay tayo, dapat meron tayong meron tayong purpose na ginagawa. Yung purpose na yon is yung purpose ng Lord. Yung nga, yung pag-share natin sa word of God sa mga tao na hindi pa nakakilala. Sabi dito sa Ezekiel 14:12-20, medyo mahaba to. Ayun, pero basahin pa rin natin. Then this message came to me from the Lord. Son of man, suppose the people of a country were to sin against me, and I lifted my fist to crush them, cutting off their food supply and sending a famine to destroy both people and animals. Even if Noah, Daniel, and Job were there, their righteousness would save no one but themselves, says the Sovereign Lord. Or suppose I were to send wild animals to invade the country, kill the people, and make the land too desolate, dangerous to pass through. As sure as I live, I say, says the Sovereign Lord. Even if those three men were there, they wouldn't be able to save their own sons or daughters. They alone would be saved, but the land would be made desolate. And so on. Ganun pa rin yung example ng Lord. Ibig sabihin lang nun na kapag nag-decide si Lord
na i-perish yung isang lugar, kung nandun sila Daniel, di ba sila Daniel, yung mga ano righteous noon na nabuhay sa Old Testament, sila Daniel, si Job, si Noah, yun silang tatlo yung mga righteous na kilala natin. At iba pa, marami pang righteous na sa Old Testament. Pag nandun daw sila, ang maliligtas lang nila is yung sarili nila. Kahit pa anak at mother nila nandun tapos hindi naniniwala sa Lord, hindi maliligtas. Sila lang mismo by their righteousness. So it is very important talaga na mag-share tayo ng word ng Lord dun sa ano family natin. Unang-una talaga yung family natin kasi yun na yung first Jerusalem natin. Hindi yung mga kaibigan natin, hindi yung mga classmates natin o workmates, kundi yung family natin, yung pinakamahalagang sharean. Kasi unang-una, pinakamahal natin, di ba? Hindi naman natin unang mamahalin yung ano yung kaibigan o yung kahit kasintahan pa yan. Kasi yung una talaga nating minahal is yung ano, yung family natin. So it is important kasi yung righteousness natin hindi niya makakapagligtas sa kanila. Another purpose kung bakit tayo mag-share, sabi dito, before it's too late kasi ngayon ang oras ng salvation. Ayun, walang sa susunod pa, next time, next week, next month, kundi ngayon na. Sabi dito no, 2 Corinthians 6 verse 2, for God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I said, I helped you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. So every day is the right time of salvation. So ayun nga, dapat lahat tayo nagsishare ng word, kahit indirect. Kasi may mga time na hindi naman direct tayo nagsishare ng word ng Lord na to the point na pag nakikipag-usap ka, lagi si Lord yung sinasabi mo, hindi naman ganun palagi. May mga time rin na sinishare natin ng word ng Lord sa pamamagitan ng actions, like paggawa ng righteousness, yung pagtulong sa mga tao, paggawa ng, what I mean sa righteousness is yung paggawa ng tamang bagay pag nakikita ng ibang tao, for example, sa work o sa school. For example na lang, di ba, nag-offer sila ng cheating, ganyan. Siyempre, bilang Kristiyano, tatanggihan mo. Tapos for sure, may makakita na iba. Tapos magulat na lang sila, nakapasa ka. Tapos yung mga nag-cheat, hindi nakapasa. Ayun, may mga time na nag-share tayo ng word ng Lord, hindi lang verbally, pero by actions din. Now, next, we must connect people to God because God is our giver. God is the source of blessings and provision. Yun nga, another thing. Unang i-share natin, salvation, hindi yung unahin mo yung blessings. Kasi dapat may sequence eh. Unang i-share mo yung salvation, kung ano yung ginawa ng Lord, kung ano yung plano ng Lord sa buhay mo. Ayun. So magkasunod yun, dapat una talaga salvation, repentance, and change of life. Pangalawa na yung plano ng Lord, yung blessings, yung provision. Kasi pag nauna yung blessings and provision, yun na yung magiging motivation nila para masave. Hindi naman tayo sinave ng Lord dahil lang sa blessings, eh, sa salvation. Dahil lang sa provision, dahil gusto lang tayo i-bless ng Lord. Kundi sinave tayo ng Lord, yung main purpose na kung bakit tayo sinave ng Lord is para yung kaluluwa natin na eternal is mapunta lang sa Lord. Ayun nga, sa Philippians 4:19, God is the source of blessings and provision. This the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Ayun. God will provide everything that we need. Next purpose naman, we bring people to God, we connect people to God when they have burdens or problems. Lahat naman tayo may problema, lahat naman tayo may nararanasang trials, challenges, and mga iisipin, mga iniisip na parang hindi masusolusyonan, ganyan. Pero ayun nga, dahil si Lord, napakaraming promises niya na talagang nakaka-encourage sa atin na kapag nag-pray tayo sa Kanya, nanalangin, humingi ng tulong, titinggin niya. Ayun, sabi sa Psalms 55:22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Ayun. So now, may question ako. May question ako. Sasagot lahat dito. Ayun. Kapag may nag-pray na unbeliever o hindi naniniwala sa Lord, tapos wala siyang relationship sa Lord, tapos humingi ng tulong, pero yun nga, hindi siya naniniwala, pero dahil na medyo hopeless na siya, humingi ng tulong sa Lord, natingin niyo sasagutin siya ng Lord?
Papakigat pa rin siya kapag may brain siya. Kasi naalala ko yung ano eh. Hindi ko alam kung tawang ano to illustration. Pero kasi yung napanood ko sa Godsend din. Yung teacher dun, ano, nung last minute ng buhay niya. Ano, pinag-pray. Tinanong siya nung pastor, ano, kung yung tanong about sa salvation. Tapos sabi niya, oo, siya, nag-pray siya. Tapos, pero hindi ko alam kung pinakita ha. Napunta siya sa heaven. Pero parang ganun yung ibig sabihin din sa movie, sa part na yun. Depende. Kung ano yung nagawa niya, kung ano yung situation niya. Kunyari, mamamatay na tapos nagsisi naman siya, nagrepent siya, nagpray. Sumasagot ba ang Lord sa prayer ng isang di nakakakilala pa sa Panginoon? Halimbawa, nagpray siya. Nung maliit siya, hindi niya pakilala ang Lord. So, nagpray siya tuwing hapon na Lord, Lord, puro Lord. Kumbaga, hindi niya kasi kilala, hindi niya alam daw kung sino si Jesus. Walang pangalan ni Lord lang. Alam niyang may Diyos. So, basically, lahat ng tao alam na may Diyos. Hindi lang lahat naniniwala na may Diyos. So, sasagot lang naman ng Lord sa'yo kapag kayong prayer mo, eh, papunta ka dun sa will ng Lord para sa buhay mo. So, sinasagot yan ng Lord. Kagaya nga nung yung sa God's Not Dead na pinalabas nilang movie. Dun sa movie na yun, pinakita nila na sasagot ang Lord sa'yo kapag ka life and death situation. Kumbaga, case-to-case basis tong prayer na to. Pero kung hindi naman mag-benefit sa tao, hindi will ng Lord para sa tao, so tingin ko hindi naman sasagutin ng Lord yun. Remain silent or no ang magiging sagot ng Lord instead na yes or approve. Sa karakter ng Lord is yung mercy niya, yung grace. Sabi dito sa Romans 9:15-16, "For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it." So, sabi naman dito, to anyone I choose. Hindi naman niya sinabi na to my children. Diba? Hindi naman niya sinabi na sa mga Kristiyano lang, sa mga nakakilala lang sa kanya. Sabi nito, to anyone. So, by God's mercy and grace, sasagutin ng Lord technically yung mga prayers ng isang tao depende sa kanya, sa Lord. We bring people to God for fulfillment of their dreams and calling. Kasi lahat naman tayo may purpose. Kumbaga malalaman natin yung purpose kapag yung true purpose natin kapag na kilala natin ang Lord. Kaya sinishare natin ang word of God sa mga tao para malaman natin kung ano yung purpose sa kanila, kung magpapastor ba yan, magdo-doktor. Minsan kasi mayroong mga tao na nalilito. Minsan, pag-pray mo nga ako based on my experience sa school, pag-pray mo nga ako, hindi ko alam yung kukunin course ko sa susunod, kung ano ba yung pangarap ko. Meron pang uncertainty. Hindi pa sila certain kung ano yung pangarap nila talaga. So, ayun, kapag nagkaroon kasi ng relationship sa Lord, matatanong, God is all-knowing eh. God knows the future, the past, the present, lahat alam niya. Another purpose ng pag-share ng word is to connect people to God because they are hungry and thirsty for what is eternal. Yan. Sa John 6:35, Jesus replied, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty." So, dalawa dito yung tinutukoy. Yung bread, si Jesus mismo, the bread of life, will never be hungry. And yung sa Holy Spirit, kasi di ba, will never be thirsty. Kasi kailangan natin spiritually, pati sa physically. Kumbaga, hindi tayo magugutom, pati hindi tayo mauuhaw. By that, syempre, to follow na yung mga. May mga blessings ng Lord kasi yon sa mga nag-win ng souls. Kasi una-una, wisdom. Kasi yun nga, he who wins souls is wise. Diba sa Proverbs? So, may wisdom ang Lord sa lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Syempre, tutulungan niya tayo sa pag-share ng word and hindi niya tayo babayaan.